Since kailangan natin ipaayos yung schedule, yung car for today, mahirap na mag-jeep. Kailangan natin mag-bike pa uwi. So it's been long, yan. Getting some likabok webs. That's the good about having a folding bike. So you can just put it on your car. Although mas compact pa to, hindi ko lang binaba. Tinamad na akong ibaba yung seat post. Okay, we will go now para i-deliver natin to shop yung kotse ni Mami. Yeah. Dito na tayo sa labas. Since naka-aircon naman tayo at saka may filter naman tong aircon. Ayan. At saka hindi advisable inside the car na you have to always put on your mask. So papakita ko sa iyo yung Davao right now. Pagkaano madami yung mga sasakyan. Mga bangko, mga essential ano mga open na. Still, malinis pa rin yung Davao. May pandemic man or wala, I mean most of the road of Davao City malinis pa naman kahit wala pang walang pandemya. But it's still the same, bawas lang talaga yung mga sasakyan. So marami nang nakakalabas pero people still prefer to stay at home, especially pag hindi naman kailangan talagang lumabas. So ngayon kailangan lang talaga, and most of the time mas prefer ko magmotor eh. Or magbike, especially pag maganda naman yung araw. Pero pag yung maulan talaga or something sobrang init ayon, I really have to use the car. Pero most of the time mas gusto ko magmotor kasi ayaw ko yung may stuck ako sa traffic eh. Although yung malaking motor, yung the Benelli TRK 502, it's a bigger bike. Ayun, na-stuck talaga ako dito sa traffic. Hindi ako pwede sobrang lusot-lusot lang kasi malaki at saka mabigat yun. But if I have to use the NMAX, okay lang. Kasi pwede yung may singit-singit, so madali sa traffic. So most of the time, I don't use cars. I use NMAX, mas enjoy ako doon. So yun. Ayan, heavy build up na rin yung truck dito. This is along the Damosa. Open na yung mga hardwares. Ayan, traffic na rin. And ito yung another central warehouse club. Yan, minsan dyan ako nag-grocery kasi wala ganong tao ngayong pandemic. Hirap pag traffic. Alam mo, tingnan mo yung last time itong buhok ko. Ewan ko anong hair to ito. Last time kasi wala, nagkalbo ako. Ako lang nagugupit. I use the yung cordless na electric razor. So ayun. Ngayon tumubo na parang yung sagwa. Parang kailangan ko na ng barbero. So, pasensya na sa mukha. Kaya tayo guys na may baon na folding bike. Kasi mamaya pag uwi, magbabike na lang ako. May mga taxi naman, may mga jeep naman na available. Kaso lang, iwas lang muna. Kumbaga, maybe I'm also helping to give seat also to other people who need most of the commuting space. What I will do pa-uwi is yung folding bike gagamitin ko. Tapos may dadaanan ako later na bigay sa akin ng isang friend. Kung gusto nyong pumunta dito sa magpaayos sa Fat Speed dito sa Davao, ito yung sa likod lang ng SSS at saka yung in between SSS and the Green Coffee. So magro-right turn tayo dito
Ayan. For additional info guys, yung Fat Garage kasi dito in Davao, ito yung mga pinapaayusan ng mga high-end cars, mga supercars, Ferrari, Porsche, and other GTR Skyline. Nagtotono, mayroon din silang dyno. Even though we're driving the Hyundai i10, pero nag-aayos naman din sila ng kahit anong kotse. It so happened na itong si Bayani kasi friend ko since nung kabataan pa, yung during college days na mga kalokohan. Ito yung shop, the Fat Garage. Pasok natin dito. Yan, tingnan mo high-end mga kotse sa loob. Hello, Soy! Alcohol. Welcome to Fat Garage. So at least nakaano na sila. Protected sila. Ayun, may UV light pa doon. Yan. And yan si Bayani. Ang pinaka-astig dito sa Davao magtono. Hello, Soy! Hello. Hello! So, ito yung chief of staff ng Fat Garage. So, invite mo yung mga ano, gusto magpatono. Ay, patono! Wala ko yung knowledge. Ah, patono! Si John lang. Dino. Ah, dino. Wala gihapon. Wala, ano lang, mga flower pots. So, guys, if may mga beauty needs kayo, meron din siyang store sa Abreeza. Anong name yun? Luminous Isabel Shop at the second floor. Abreeza in Davao Bahada. Alright! So, ayan guys. Ayan, mga restoration dito. Ayan, mga STI. Wow! Look at this one. Ooh, lala. Ayan. Ayan. MR2. And doon, may ito, Evo. Oh! Subaru pala. Yata. This is and Evo. Ooh, lala, it's the Impala. Ayan. And look at the turbo. Yes. And other stuff here. So, andun merong Dynocom doon. So, kung gusto nyong mag-tune, dyan gagawin. So, this is a Mini Cooper. If you want to have your car fixed, tune, contact Fat Garage. Ayan. Helmet muna tayo. Then our saddle pass. Buksan na lang natin. Then the shades. Yeah, tatapogin. Ayan. Chidin! Tunin na natin yung bike. Alright! So, ayan. So, ang gawin dito guys. Ito lang siya. Ayan, maglalak na yan siya. Then the stem. Yan. Okay. So it's the jet stream. Yan. Oh, this is the dahon.
Jetstream PH. It's an 8-speed foldable bike by Dahon. Ito, upgraded na to with Fox suspension. So the suspension is like, it's half the price of the bike already. Okay, okay. Okay. So si, thank you. Soy! Bye-bye, Soy! Ayo-ayo! Alright, Soy! Salamat! Ayan. Sasakay na tayo sa VTEC. VTEC-leta. Natunog pa yung brakes. Ay, 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 ay. Ayan, guys. Sasakyan. So, folding bike is a little bit twitchy kasi nga malas yung kanyang gulong. So, hindi siya talagang katulad ng regular size na bikes na medyo stable. So, yun lang difference. But syempre, you have all the space when going to office or sa bahay. It's a very useful mode of travel. And the dive tayo ngayon sa traffic. Gamit na gamit talaga itong folding bike. Lalo na ganitong pandemya. So even yung sa mga ibang lugar, yung na-struck ng mga bagyo, ganyan. So that when cars or trucks can no longer be used, it would be very helpful pa rin pag meron kang bisikleta. In the state of pandemic, all the cities are trying to implement bike lane kasi they're encouraging mga tao na magbabike na lang para mapra-practice pa rin yung social distancing. So, the Cebu has already started the bike lane and kudos for them. Dito sa amin, ayan, wala pa. Wala pa ang bike lane dito. And may, ayan nga, this is political but I don't want really to highlight it. But yun, anyway, talking about bike and bike usage in the means of pandemic, may lumabas na ng issue na kailangan na-register yung bike. So, I'm not sure that this is the right time to do it. Not really sure. So, I want you to comment below kung kailangan ba this time. Because, ang pagkakalam natin, may mga countries na nag-register ng bike for the sake of yung hindi mawawala, ganyan. And, but most of the countries, yun nga, sinabi nila na registering the bike is parang it's discouraging people to bike kasi parang additional masakit pa, especially in this kind of country, medyo maraming additional gastos. Anyway guys, papakita ko muna, this is SM, so pumasok muna tayo sa SM para makita nyo lang, ikot mo lang tayo. So, ayan. So, ayan. Ito yung SM, guys. Inikot ko na kanina. Alright. So, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe. So, yung vlog natin is all about bikes, motorcycle, food, and other stuff. So, please do subscribe. Like, if you want. And comment below kung
anong gusto mong may dagdag na comment doon sa baba. We'll appreciate it. Flex ko lang pala yung Sesame Street belt, guys. Dadaan lang muna tayo sa ayan, shop ng friend ko. Kasi may papakuha lang sa akin. Ayun. May pinaiwan lang sa tao niya dito. Alright. Alright, so dito tayo, guys. Pagkawan daw, pagkawan. Thank you, Jel. Mama. Thank you. Sige. Okay. Sabi daw, ano to? OBC Desal. So, ayun, nakuha na natin yung OBC Desal. Bigay ni Don and Angel. Shout out for both of you. Thank you. And pauwi na tayo. And makang marami na rin yung volume ng traffic. And parating 1 tayo plus may pandesal pa. And dito na tayo. And ayun, maraming nahuhuli na LTO. So please do subscribe, like or dislike, and comment our video. Thank you, guys. Whoop. Hello sir. Yan, mga matitigas yung ulo.